Alright, good morning po. Good morning. Welcome back po muli sa JCT Moto. At today ay Saturday, January 13, 2024. Ngayong araw ang lakad ko ay pupunta po ako ng LBC Matina Bangkal. Ipapadala ko ang original ORCR ng nabenta nating Raider. Delayed po kasi dumadating yung mga original documents ng bank. So ito dumating na, kaya papadala natin sa may-ari para makapag-transfer of ownership na siya. At i-warm up natin ang ating Aerox 2023. Open muna natin. Ayun o, ito maganda sa Aerox dahil napakalaki ng under seat storage. Yan o, panalong panalo. So warm up na po natin. 2,425 kilometer pa ang odo. Napaka bata pa. Grabe, yung sobrang bata pa. Tingnan yung gulong, oh. Napaka kapal. May mga buhok-buhok pa. Grabe, bagong-bago. Bagong-bago mga unit natin. Haros 2023, 2022 na Honda Beat, 2023 na Sniper, MT-09 2021. MT-09 matagal mabenta dahil hindi gaanong necessity, hindi necessity ang big bike, luxury siya, luho siya. Unlike sa mga maliliit na motor ay kailangan na kailangan talaga, necessity siya. So ayan po, matte gray, combination ng matte gray and blue ang color na ito, 2023 model. Tingnan niyo ang gulong, oh. Sobrang kapal pa ng gulong, may mga buhok-buhok pa, may mga hibla pa. LED. Ito bulb, bulb ang turn signal niya. So binebenta rin po natin ito sa halagang 105,000 and negotiable pa. So yun po, samahan niyo po ako at masubukan natin itong Aerox 2023. Maraming salamat po. Sobrang hirap ilabas. Sikip na kasi dito sa garahe ko. Kaya plano ko, pag nabenta ko itong mga sasakyan ay puro motor nang ilalagay ko dito para mas marami tayong stocks ng motor. Yan o, ikutan natin. Sobrang bago pa. Very, very flawless. Ang puti pa ng makina. 2023 Aerox matte gray and blue combination. Nagre-record ba tayo? So, tayo na po mga kaibigan. Masubukan natin. Tama lang. Di ganong mataas ang Aerox. Uy, nag-empty na. Hindi ganong mataas ang Aerox pero marapad kasi ang upuan niya. Kaya medyo tingkayat tayo. Tipto. Papagas tayo. Baka ma-empty tayo. Nagbe-blink na eh. Labas na ng subdivision. Medyo madulas nga ang gulong, oh, dahil bagong bago pa ang gulong. Pagas tayo sa malapit. At ba't dito po siya nagliko? Nakalapas na po tayo ng subdivision at masarap talaga gamitin ng Aerox. Ito ang the best. Walang kapagod-pagod. Piga ka lang ng throttle. Automatic kasi. Hindi siya katulad ng mga ibang automatic na motor na parang nahihirapan ng marangkada. Ito, malakas ang pickup niya. Malakas ang hatak. Pagas tayo dito sa sea oil. Ito rin ang isang kinaganda dito sa Aerox dahil pwede nating ma-open ang lagayan ng gasolina
na hindi na tayo aalis ng o tatayo. Dahil, you know, nandyan lang ang gas tank niya. So, very convenient po sa mga rider na kailangan po tumayo pa, umalis ng upuan para lang maglagay ng gas. So, yan po. Grabe ang kintab. Bagong-bago, parang sayang ibenta. Pero kailangan natin i-let go para may kabuhayan tayo. So, yun po. So, malis na lang tayo sa motor para masilayan natin muli. Ang ganda niya. Sobrang bago po. Grabe. Ang kapal ng gulong niya. Grabe, sobra. Pagas tayo ng konti. Yan. Ang gasolina dito ay 60. Grabe, 60. Mahal na ng gasolina. Sobra. So, tayo na po mga kaibigan. Wow! Maganda, maganda. Magaan at, you know, mas confident ka na ilikuliko, ibanking-banking dahil malapad ang mga gulong ng Aerox. Mas malapad ang gulong nito kumpara sa NMAX. Nasa 140 yata ito ang gulong sa likuran. Mabilis ang arangkada niya. Mabilis ang arangkada ng Aerox. Masarap gamitin. Oh, tingnan nyo. Kunting piga pa lang, 77 na. So, ang lakad po muli natin ay pupunta tayo na ang Matina LBC Bangkal para i-LBC ang ipadala ang original ORCR ng Raider 150 na nabenta natin. Requirement kasi pag magpa-transfer ka ng ownership ay yung deed of sale, ID ng seller at yung original ORCR. So kailangan ng nakabili para ma-transfer na sa kanyang pangalan. Kasalukuyan ay nasa Catalunang Grande pa tayo at mainit. T-shirt lang tayo. Ay, masarap dalahin ang Aerox. Panalo-panalo. Ito yung maganda talaga na pang-araw-araw. From total stop ay mabilis ang lunch niya. Mabilis ang take-off niya. Okay din naman ang brake niya. Hindi ito yung ABS version pero tamang-tama naman ang brake niya. Malakas. Malakas ang brake niya. Anyway, yung ABS, pinagkaiba lang naman ay, yun nga, ABS, pero likuran lang, harapan lang ang ABS. Ang likod ay drum pa rin. And malaki ang price gap nila, Aerox S, and itong standard, bakit kaya huminto? Bangga? Oh, kala ko bangga. Pag ganyan na may humihinto na sasakyan ay magtaka na kayo, kaya alert kayo dapat. Slow down kayo kasi either may baka biglang susulpot, lalabas at mabubulaga kayo. Ang ganda gamitin. Ay, masarap gamitin. Komportable ang upuan. Komportable siyang upuan kaya lang ang ayaw ko lang sa upuan niya. Medyo pag ganyan, no? Slope downward. So, natutulak tayo sa harapan. Pero marami namang aftermarket seats ng Aerox NMAX na makakabili kayo ayon sa gusto nyong design, gusto nyong comfort. Pababa po tayo ng Catalunang Grande. Parang big bike feel ang Aerox dahil sa lapad ng gulong niya. Halos the same sa Duke 390 ang lapad ng kanyang gulong. Although 14 ata ito ang diameter ng kanyang rims.
maganda, masarap gamitin. At traffic dito natin subukan sa singit. Malapad pa naman itong Aerox. Mataba. Mataba si Aerox. Tulad ng kanyang mga gulong na mataba. At madali pala siya isingit. Madali pala siya isingit. Oy, yan. Go na. Go na. At may salubong tayo na truck. Sensya po ha, kung maagaw ko ng linya dahil para maka-overtake po tayo. Mga traffic, ganito ang daily scenario dito sa may Catalunang Grande. Every traffic light around 5 minutes ata ang interval bago magpalit ng light. So Petron, Matina, Bangal, LBC tayo at malapit-lapit na tayo. Ay, masarap na motor ito. Kung ako ang bibili ng scooter, ay ito ang isa sa option ko. Masarap gamitin. Masarap gamitin at confident ka dahil malapad ang gulong. Mataba ang gulong. Mataas ang ground clearance. Check na bibigay sa'yo ng confidence sa pagdadrive. Petron Bangkal na tayo. At mainit na. Sa ngayong LBC dito. Sabay tayo sa taxi. Sabay tayo sa taxi para makasingit tayo. Mahirap kasing tumawid pag hindi ka mag... Ano ba sa Tagalog yung magpaugat? Gawa kaya tayo ng content na Bisaya lang. Pisa, nahihirapan ako. Anong translation ng Tagalog? Lisod. Sana yung LBC. Ayun ang LBC. Ateneo de Davao Senior High School. So parteng Bangkal po tayo, Matina. Barangay Matina. Yan po ang LBC, sana open na. Ilang beses na hold up itong LBC dito ba? Kawawa naman. Dapat may security sila dito. No mask, no entry. Yan po. At paano bang off nito? At may park brake. Park brake, anong tawag yan? Tawag natin. Mas safe kasi pag naka center stand. Open pala natin ang seat. Kukunin natin ang ating OR CR na ipapadala. You know, oop, may pangalan. So yan po si Aerox 2023 at napakasarap dalahin. Sobrang ganda, sobrang bago. So binibenta po natin yan sa halagang 105,000 and still negotiable sa mga sure buyer po. Yun po mga kaibigan, katatapos na natin mag... Uy! Nahuhulog ang ating Sphinx glove. Katatapos lang natin magpadala sa LBC. LBC Matina, Bangkal at si Aerox nag-aantay. Apakapogi. Poging-pogi. Sarap niyang hatawin. Uy, open ang gas cap natin. Di ko pala na-press. Ay, hindi. Ganun talaga siya. Medyo angat. Ay, sarap ng motor na ito. Sarap dalahin araw-araw. Nakaka-excite gamitin. Aerox 2023. Na-try ko yung nakabenta tayo ng Aerox S ABS dati, pero halos wala namang pinagkaiba sa brake nila. Pare-pareho lang naman ang kagat. Yun lang, emergency tulad ng madudulas ay sigurado na maganda ang braking niya. Hindi ka
mag-i-slide. So, balik na po tayo ng bahay. Bili pa tayo ng agahan. At gutom na tayo. Gutom na si JCT. At ang aking mga anak ay nag-aantay na. So, tawid po tayo. Sana patawirin na nila tayo. Ayun o. Ayun o. Kunti na lang. Kakatawid na tayo. Ito po ang Madena, Wangkal, mga kaibigan na hindi pa po nakarating ng Davao. Ay, ito po ang itsura niya. Ateneo. Around 2 kilometers lang ata ito, o mahigit, from bahay. Ay, sana nag-shortcut na lang tayo doon. At least walang traffic light. Ito, may traffic light. Ah, buti na lang, go na. Go na, kasi alam nilang approaching na tayo. Ah, mausok. Ayaw ko sa mga usok na yun ba? Oh, grabe ang usok ng sasakyan na yun. Paano yung nakapasa sa emission test? Paano naka-renew? Ay, babalik yan sa mga pasahero niya. Kawawa ng mga pasahero niya. Hindi. Ano bang tawag nito sa Tagalog? Murag way pakiba sa iyang mga pasahero. Walang pakialam sa pasahero niya. Dapat kung mindful tayo, ay check natin ang maayos ang sasakyan natin. Saan ba talaga ito siya? Hindi nagsisignal. Kung mindful tayo sa ating mga pasahero, ay check natin ang sasakyan natin na maayos. Dahil yan ang kabuhayan natin eh. At siguridad ng mga nakasakay bilang driver ng jeep o bus o anumang transportasyon ay kailangan isave mo yung safety mo yung mga pasahero mo, brake, mga maintenance na kailangan ng yung sasakyan para hindi malagay sa panganib ang yung mga pasahero. Yan po. Diyan sana tayo dumaan kanina, at least walang traffic light. So ito, diretso-diretso itong kalsada na ito ay paakyat na ng Catalunan Grande. Ayun na. Go na. Go na po tayo. Oh, nipis ng gulong ng Raider. Ganyan yung Raider na nabenta natin. So sa akin na may kalakian ay hindi kaya yung tignan. Pero pag ganito na Aerox or NMAX ay medyo bagay pa. Raider ay talagang mas bagay siya sa mga balingkinitan o early 20s, below 30s. Pero around 40s, 50s ay hindi na siya na nababagay. May power din siya, paakyat. Paakyat ito eh, very steep ito. You know, banking. Ingat lang, madulas ang gulong natin dahil bago. Bagong-bago pa itong motor nito, 2,400 ang auto. Mantakin nyo. Parang hindi nagamit. Swerte na makakabili nito. Napakaswerte. Parang bago lang siya nilabas sa kasa. At ang laki na ng diferensya ng presyo, dahil binibenta nga natin sa halagang 105,000 lamang at negotiable pa naman. So yun po, sa mga naghahanap ng mga motor, abang-abang lang po kayo sa ating channel. Baka may post tayong bagong motor na galing bangko. Mas safe po yung mga motor na unit na galing bangko, dahil sigurado ka na hindi yan karna po kahit saan po nang galing. Dahil yung mga motor na repo na galing bangko ay siguradong ang mismong kumpanya, ang bangko ang humatak o nag-embargo sa previous owner dahil hindi na itapos ang buwanan o ang bayad, monthly dues. So ayun po, at tayo as
as buyer, kinuha natin siya sa bangko as fully paid. So wala nang mga balance pa ito. So makakabili sa atin ay maswerte na, masabi natin maswerte, dahil good as new ang mga unit natin at malaking price difference compare sa brand new talaga na galing kasa. Yun lang din naman eh, pag bumili ka ng brand new, first 2 days, first week ay feel na feel mo ang pagka brand new niya, pero after a week ay wala, magsasawa ka na, parang second hand na rin ang pakiramdam mo. So why not second hand na lang na good as new ang kunin nyo. Walang loses sa parte ninyo dahil nakuha nyo siya at certain price, and then mabibenta nyo siya ng the same price or higher price kung iba buy and sell nyo rin. So yun po, mas practical compare sa kukuha po kayo ng second hand na napakamahal, lalo na pag ima-monthly nyo ay halos dalawang unit ang binabayaran nyo ang presyo niya. So yun po, hindi po siya practical. Although kung budget constraint talaga kayo na magma-monthly kayo, ay why not. Pero kung ako, may budget man lang ako, brand new versus second hand na good as new tulad nito, 2,434 pantakbo, ay dito na lang ako. Ang laki na masave ko. Brand new feel pa rin. Oh, sarap dalahin. Ang sarap dalahin. Oh, nasa Katalunan Grande lang tayo. Di na natin napansin na malapit na pala tayo sa bahay dahil dakdak tayo ng dakdak. So mga kaibigan, bibili lang ako ng ulam at uuwi na ng bahay. So maraming salamat po sa inyo, sa mga nanonood sa atin sa GCT Moto. Thank you very much po, pasensya na po. Wala tayong shout out dahil kapagod talaga mag-edit. Mag-edit ako, compliance lang. Basta ipagtagpi-tagpi ko lang yung mga clips, ayun na, upload ko na. So shoutout na lang po sa inyo lahat na nanonood. Thank you very much po, maraming salamat po. At kahit walang kwenta ang mga videos na ina-upload ko, ay nanonood po kayo. Thank you po. At grabe, bata pa talaga. Na-amaze ako sa kanya, ang kintab niya. So thank you very much po, at maraming salamat muli, and see you on the next vlog. Paalam. Walang bomba.